Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glorify your holy name. Hallelujah. Father, we come to you today, O Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, ikaw ang mataas sa lugar na ito. Baya mo ang aming Bible study ay maihanda ang mga tao dito at sa buong mundo na nakikinig, sumusubaybay sa mensahe mo sa pamamagitan ng iyong mensahero, Panginoon. At Panginoon, baya mo ang Espiritu Santo ang mag-guide at mag-lead sa amin. Ibaba mo kami at ikaw ang mataas sa tanging salita. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Today is Mother's Day. Happy Mother's Day here and worldwide. Kahit saan lugar na maraming tao na nanonood, nakikinig. Happy Mother's Day. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ang topic natin ngayon sa araw na ito ay Exodus 20 verse 12. Sabi dito, honor your father and mother so that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Amen. Napakaganda. Ano ang pangako ng Diyos? Kung ikaw ay ginagalang mo, sinusunod mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang iyong magulang, ang iyong ama, lalo sa araw na ito, ang iyong ina, sabi dito, your days may be long, long life, hallelujah, in the land that the Lord your God is giving you. Kaya nga, nare-realize ko ngayon, simula ng pagkabata ko, ang mga kababata ko, bakit maaga silang namatay? Amen. At ito na-realize ko, kasi magkakapit bahay kami, naririnig ko ang sigawan, discussion, murahan. Yung anak, sumasagot, nagmumura rin sa magulang. Utusan ng magulang, mumurahin ng magulang, magmumura din yung anak habang sumusunod. At ngayon ko lang na-realize na wala na yung mga kaibigan ko nung teenager pa lang kami. Mga edad 17 kami. 18, namatay na sila yung mga kapitbahay namin, yung best friend, mga kadikit ko talaga kasing edad ko, namatay sila sa maaga. Kaya pala, ngayon ko lang natuklasan na ako ay nagbabasa na ng salita ng Diyos, lalo dito sa Exodus 20:12. Honor your father and mother so that your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. So, ang kabaliktaran, kung ikaw ay bastos sa iyong magulang, sigurado, napaka-eksi ng buhay mo. Patutunayan natin sa salita ng Diyos. Ang sabi dito sa Matthew 15:4, for God said, honor your father and mother, and whoever speaks evil of father and mother must surely die. Wow! Salita ng Diyos to. Hindi salita ng tao to. Kaya napatunayan natin na ang mga tao ay ignorante pa, walang alam sa salita ng Diyos. Hindi nagre-rebuke, hindi nagre-repent, hindi nagbabago, patuloy ang buhay nilang ganon. So, tama ang salita ng Diyos sa Matthew 15:4. For God said, honor your father and mother, and whoever speaks evil of father and mother must surely die. Oh, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat at ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng wisdom, at ang wisdom na ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Buhay na mahaba, masagana at payapa sa mundong ibabaw. Hallelujah! Hindi lang sa Matthew 15:4, isinulat muli ng Mark 7:10. Sabi dito, for Moses said, ito ang sinabi ni Moses, nung panahon ni Moses, honor your father and mother. Whoever speaks evil of father and mother must surely die. Yung sinabi ng Diyos, sinabi rin ni Moses sa mga Israelita, sa mga Israel, na hindi hahaba ang buhay nyo, mamamatay kayo ng maaga. Dahil ang standing natin, the Father, Jesus Christ, at ang Ama, at susunod ang Ina. Iyan ang standing natin sa Panginoon Diyos. At ay Ina pa. Kasi, ang Ama at ang Ina, they are one, like God and Jesus Christ. They are one. Ang pinagsama ng Diyos, ang ikinasal, ha? Hindi yung basta nagsama. Ang ikinasal, pinagsama ng Diyos, ay pinag-isa, iisa na sila. Amen. Kaya kung may nararamdaman ng isa,
Ang kalakasan niya ay yung kasama niya, yung husband or wife niya. Amen. Magkatulong sila dahil they are one. Amen. They, sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos walang pwedeng magpahiwalay. Amen. Hindi ang anumang katwiran o magbubukas na naman ang Biblia, mga katwiran. Eh bakit sinabi ni Moses na pwedeng maghiwalay? Sabi ng Diyos, dahil sa katigasan ng ulo nyo. Pero sinasabi ko, hindi pwedeng, ang naghiwalay ay hindi pwedeng mag-asawa ang bawat isa. Manatili kayo na hiwalay, pero hindi ka pwedeng mag-asawa o kumuha ng babae o lalaki na kakasamahin mo. Ikaw ay nagkakasala sa Panginoon Diyos. Adultery. Kaya nga marami rin mga man of God, hiwalay, nag-asawa. Masakit pakinggan ang salita ng Diyos. Na ang sabi ng Diyos, walang pwedeng magpahiwalay. Wala kang katwiran, babae. Wala kang katwiran, lalaki. At sinunod mo lang ang utos ni Moses na maghiwalay kayo. Pero ang sinasabi ng Diyos, huwag kang kukuha ng kapareha mo. Kay babae ka, kay lalaki ka, huwag kang kukuha. Manatili kang hiwalay. Kung hindi kayo makapagtiis, magsama kayo, magpatawaran kayo sa bawat isa. Ito ang salita ng Diyos. Masakit para sa mga tao na ngayon ay nabubuhay sa kasalanan. Kasi man of God ka, pagkatapos, nabubuhay ka sa ganyan. Tinatakpan mo ang kasalanan mo. At sino ang sinusuway mo? Ang tao ba? Ang Diyos. Maraming mga big time na mga man of God. Libo-libo ang mga nakikinig sa kanila. Pero ang hindi alam ng mga tao yung buhay nila. Maganda rin na sundan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag mong gayahin ang buhay ng taong nagsasalita. Iyan ang tama. Dahil ang hahatol hindi ang tao. Kaya huwag mong hatulan din ang kapwa mo. Ang hahatol ay ang Diyos. Amen?